Gusto mo ba ng trivia at kagili-gili na katotohanan sa buhay ng isa sa mga haligi ng reggae music na si Bob Marley? Well, nasa tamang channel ka, kaibigan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking Music Fan Fact channel, ay mag-subscribe ka na at pindutin ang bell button para lagi kang updated sa aking mga susunod pang mga videos. Una, ang Exodus na album ni Bob Marley ang tinaguriang best album noong ika-20 siglo. Ngunit, nawala din ito kagad sa listahan taong 2006. Tama, taong 1999, hinirang na best album of the century ang Bob Marley's Exodus ng Time Magazine. Ngunit taong 2006, sa napakaikling panahon lamang ay nag-iba ang listahan. At sa 100 album of the century na nailabas sa taong iyon ay walang Exodus na napabilang. Ngunit huwag kang mag-alala, dahil ang album naman ni Bob Marley na Legend ay nakasama sa nasabing listahan at naging soundtrack pa nga ito ng The Harder They Come, na pelikula kung saan natatampok ang isang sikat na musikerong aktor na si Jimmy Cliff. Pangalawa, si Bob Marley ay nanirahan sa Delaware, isang maliit at mahirap na lugar sa Estados Unidos. Taong 1966, si Bob Marley na noon ay nagsusumikap bilang isang musikero sa mga tugtuging nagmula sa Jamaica na kung tawagin na ska o ngayon ay kilala sa tawag na reggae, ay iniwan ang Jamaica ilang taon pagkatapos mamatay ang kanyang ama. Nanirahan siya sa Wilmington, Delaware kasama ang kanyang ina, kung saan sinasabing ito ang unang lugar na tinawag ni Bob Marley ng kanyang tunay na tahanan. Nagtrabaho siya sa isang planta ng mga sasakyan at kalaunan ay namahala siya sa isang maliit na pwesto na nagtatanghal ng mga musikang nakilala sa Jamaica. Pangatlo, si Bob Marley ay nanalo ng Grammy Award pero wala ni isa sa kanyang album o musika ang napabilang sa gantong karangalan. Bagamat isa si Bob Marley sa tinitingala at talagang iniidolong musikero magpahanggang ngayon, ay wala ni isa sa kanyang musika o gawa ang nanalo ng kahit anong karangalan. Pero si Bob Marley ay nagkamit ng isang panghabang buhay na karangalan sa Grammy taong 2001, ang Posthumous Award, na binibigay sa mga sikat na personalidad. Ang kanyang anak na sina Ziggy at Stephen Marley ay bagaman nagkamit ng tiglimang Grammy Awards. At ang kanya namang anak na si Damian ay nagkamit ng 3 karangalan. Pang-4, si Bob Marley ay isang vegetarian. Dahil sa paniniwala ni Bob Marley sa Rastafarianism, isang uri ng paniniwala ng mga taga-Jamaica ay naniniwala ito sa Ital Diet. Bagaman, ito ay isang uri ng dieta ng mga sinaunang ninuno na katulad din ng pinaniniwalaan ng ating mga kapatid na Muslim at Hebrew. Ang paniniwalang ito ang nagdala kay Bob Marley para maging isang vegetarian. Pang-5, si Bob Marley ay may 11-13 anak. Si Bob Marley ay napakaswerte sa mga talentadong anak, kagaya kung gaano din siya kagaling sa pagsulat ng awitin o pagkanta. Siya ay may 9 na tunay na anak sa dugo, sa 7 iba't ibang babae. Ngunit sa ibang mga nasusulat, ang nailalathala ay 11. Nadagdagan pa ito ng 2 dahil siya ay tagampon. Kaya, tinatayang 11-13 ang kabuuang bilang ng mga anak nito. Kabilang dito ang mga sikat at kilalang mga musikero ngayon na sina Sharon, Cedella, Ziggy, Stephen, Julian, Kimani at Damian. Pang-6, sinulat ni Bob Marley ang No Woman, No Cry. Tama, si Bob Marley ang sumulat na sikat na awiting No Woman, No Cry. Pasensya na po. Ngunit kung mapapansin nyo ito sa kanyang album, ang nilathalang sumulat nito ay si Vincent Ford, o mas kilala sa tawag na B-Ford. Si Ford ay isang dating kaibigan ni Marley. Nagmamay-ari ito ng isang kainan sa Kingston
at sa pamamagitan ng pagbibigay niya kay Ford ng parangal sa pagsulat sa musikang No Woman No Cry, na di kalaunan ay sumikat at nakapaglabas ng sunod-sunod na kopya. Parang si Bob Marley na din ang nagbigay daan sa paglago ng negosyo ni Ford sa nasabing kainan. Walang impormasyon kung magpahanggang ngayon ay si Ford pa din ang nakakatanggap ng royalties ng nasabing kanta. Pangpito, si Bob Marley ay nagmamay-ari ng isang BMW. Matatanda ang minsan ng nailathala na si Bob Marley ay walang interes sa mga mamahaling sasakyan gaya ng BMW. Nagkataon lang na ang mga letrang BMW na para sa kanya ay pwedeng mga hulugan ng inisyal niyang pangalan na Bob Marley para sa letrang BM, at ang W naman ay sa kanyang kasamang tumutugtog na The Wailers. Pangwalo, tumanggi si Bob Marley na paputol ang kanyang daliri sa paa kaugnay sa kanyang relihiyosong paniniwala na di kalaunan ay naging sanhi ng pagkalat ng kanser na naging mitya ng kanyang maagang pagkamatay. Si Bob Marley ay may sakit na melanoma, isang uri ng sakit sa balat na unang nakita sa kanyang daliri sa paa. Ito ay unti-unting kumalat sa kanyang buong katawan. Napag-alamang minungkahi ng doktor na putulin ang nasabing daliri para maibsan at mapigil ang pagkalat nito sa ibang parte ng katawan niya. Ngunit dahil sa sagradong paniniwala niya sa kanyang reliyon, ay tumanggi ito na siyang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Pangsyam, ang gitara ni Bob Marley ay kabilang sa mga bagay na naisama sa kanyang libingan. Si Bob Marley ay nilibing sa tradisyonal na paraan kung saan siya sinilid sa isang mausoleo sa Nanmal St. Anne Parish sa Jamaica. Ang lugar kung saan siya hinubog na musikero kasama ang ilang mga paborito nitong gamit, katulad na lamang ng kanyang Gibson Les Paul na gitara. Sucker Ball, ang kanyang Rastafarian na Biblia, kung saan sagrado ang kanyang paniniwala at isang usbong ng marijuana, kung saan pinaniniwala niya ito na may sakramentong gamit. At hanggang dito na lamang po, at hanggang sa muli natin Music Fun Fact episode. Kung may gusto kang malaman patungkol sa buhay o kasalukuyan nagaganap sa iyong mga idolo, huwag kalimutan mag-comment sa ibaba at sisikapin natin mabigyan ng isang music fun fact sa mga susunod kong video. Salamat muli, kaibigan!